Pinasok ng magnanakaw ang bahay ng isang surgeon at ang pangyayaring doon ay hindi nila nalimutan pa. Si Howard Brown ay nasanay ng nakakakuha ng respeto at paghanga sa mga tao ng kanilang clinic. Siya kasi ay kilala bilang isa sa pinakamagaling na surgeon sa kanilang lugar. Kaya't di na nakapagtataka na maraming mga pasyente ang talagang naghahanap at nagtitiwala sa kanya. Naniniwala si Mr. Brown na ang surgery ang pinaka-importanteng parte ng medisina, kaya halos ialay na niya ang buong buhay niya sa larangang ito. Naging kilala siya sa edad na 45 years old. Nagkaroon ng kasikatan, magandang buhay, at lahat ng bagay na magsisilbing pangarap lamang sa iilan. Meron siya na mamahaling sasakyan, malaking bahay, mapagmahal na asawa at anak. At ang lahat ng iyan ay nakuha niya hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa kanyang dedikasyon at pagsisikap. Di rin naman kasi lingid sa clinic nila na si Mr. Brown noon ay nagsimula sa isang simple at hindi kilalang clinic lamang ng kanilang lugar. Kaya maraming nagtaas ng kilay at nagulat na sa makalipas lamang na maraming taon ay naging ganoon na agad kasikat ang kanyang pangalan sa larangan ng medisina. Magkagayunpaman ay hindi naman mapagyabang na tao si Howard. Madami nga sa clinic nila ang naniniwala na kaunting panahon na lamang at mapopromote na siya bilang kanilang chief of surgeon. Kahit na ang posisyon na iyon ay hindi naman talaga kinasasabikan ni Howard. Labis na lamang siyang nagpapasalamat sa pagtitiwala ng lahat sa kanya. Gayun din ay pinasasalamatan niya ang kanyang mga magulang sa bawat tagumpay na nakamit niya sa buhay. Ito ay dahil lumaki si Howard sa isang pamilya na may profesyon talaga sa larangan ng medisina. Ang kanyang ama ay isa ring magaling na surgeon kagaya niya, habang ang kanyang ina naman ay isang pediatrician. Ang mga magulang ni Howard ang nagturo sa kanya na maging mahusay at maging dedikado sa kanyang pangarap. Respetuhin ang puting kasuotan ng mga doktor na siyang sumisimbolo sa malinis at wagas na pag-aalaga sa kanilang mga pasyente. Isang gabi ay napatingin si Howard sa kanyang relo, kung saan napagtanto nito na patapos na pala ang oras niya sa pagtatrabaho. "Kailangan ko palang puntahan si Larry Martinez ngayon," wika niya sa kanyang sarili. Sabay hubad na ang kanyang hospital gown para mapuntahan na agad si Mr. Martinez sa bahay nito. Si Larry Martinez ay isa sa mga hinawakang pasyente ni Mr. Brown, kung saan 6 na buwan ang nakakalipas ay nagsagawa si Howard sa kanya ng isang komplikadong surgery. Halos nag-aagaw buhay na si Larry ng mga sandaling iyon bago isinagawa ni Howard ng operasyon. Sa katunayan, dahil sa lala ng kalagayan ni Larry, ay tinanggihan na siya ng halos karamihan ng klinik sa kanilang lugar at natatanging si Howard lamang ang tumanggap at sumubok na pagalingin siya. Doon, kahit naging komplikado man ang lahat, ay matagumpay na naisagawa naman ni Howard ang operasyon at nag-aagaw buhay noon na si Larry ay ligtas na sa kamatayan. Kaya ngayon ay panahon naman ni Larry para lubos na magpasalamat sa taong nagligtas ng kanyang buhay. Pagpapalaki ng mga purebred dogs ang kinabubuhay ni Larry, at isa nga sa mga alaga niya ang nais niyang eregalo sa kanyang surgeon. Ilang sandali ang lumipas ay narating na ni Howard ang tirahan ni Larry, at doon nga ay hindi niya maiwasang matigilan sa dami ng mga mamahaling aso sa kanya-kanya nilang kulungan. Ilang segundo pa ay sinalubong na siya ni Larry. "Mr. Brown, halika sa loob. Ipapakita ko sa iyo ang mga alaga kong Labrador puppies na nais ko sanang iregalo sa iyo. Tinitiyak ko na magugustuhan ito ng anak at asawa mo. Ito lang ang kaya kong ibigay sa iyo, Mr. Brown, kapalit ng pangalawang buhay na ipinagkaloob niyo sa akin. Kung walang katulad mo, Mr. Brown, malamang wala na ako dito ngayon," wika ni Larry kay Howard. Napangiti na lamang si Howard at hindi na nakasagot pa. Pero nang makita nito ang mga tutang ireregalo sa kanya ni Larry, ay hindi niya maiwasang maging masaya, dahil matagal na ding hinihiling ng kanyang anak sa kanya
ang magkaroon ng alagang aso. Ito ay tatlong tuta sa loob ng isang basket. Mamili na kayo, Mr. Brown, kahit ano dyan. Basta't wag lang yung isa na may itim na marka sa dibdib. Pagpapaalaalang sambit ni Larry. Bakit naman? Anong meron sa kanya? Pagtatakang tugon naman ni Howard sa kanya habang tinitingnan ang tutang tinutukoy nito. Ang isa kasi sa hita niyan ay fully developed, kaya hindi talaga siya makakapaglakad ng maayos. Mahinang pagpapaliwanag ni Larry. Alam mo, dahil sa sinabi mong yan, ay siya mismo ang pinipili kong alagaan. Tugon naman ni Howard na agad-agad na kinarga ang tutang kanyang napili. Nagpaalam na ito ng maayos kay Larry at umalis na para makauwi. At sa pag-uwi nga ni Howard ay hindi niya maiwasang mapangiti sa kasiyahang na ibigay ng tuta sa 10-taong anak niyang si Kevin. Tuwang-tuwa ang batang si Kevin sa iniuwing tuta ng kanyang ama sa kabila ng kondisyon nito. Salamat, Daddy. Papangalanan ko siyang Buddy. Masayang sambit ni Kevin habang yakap-yakap ang tuta. Si Sidney Brown naman ay masayang napatingin sa kanyang asawa. Masaya siyang nalaman na hindi pala nalimutan ni Howard ang matagal ng hiling ng kanilang anak sa kanya. Gayun din ay natutuwa siyang makita ang ligayang hatid nito kay Kevin. Simula noon ay naging family favorite na si Buddy at talagang inalagaan nila ito ng mabuti. At ang lahat ng atensyon at oras ni Kevin ay itinuon-tuon lamang niya para kay Buddy araw-araw. At habang lumalaki at umiedad si Buddy ay mas lalong lumitaw ang kagandahan nito dahil sa maputi at makapal nitong balahibo. Medyo nagiging maayos na din ang paglalakad nito kaysa dati dahil na din sa patuloy na paglakas ng kanyang mga hita. Kumpiyansa naman si Howard na mapoprotektahan ni Buddy ang kanyang anak sa tuwing magkasama silang dalawa at namamasyal sa labas. 2 taon na ang makalipas ay mas naging malapit pang miyembro ng pamilya si Buddy na siyang kinaiinggitan naman ng iba nilang kapitbahay at kaibigan. Si Howard naman ng mga sandaling iyon ay nasa klinik at naghahanda na sa kanyang promotion bilang chief of surgeon na siya na ang magiging person in charge sa kanilang klinik. Gayunpaman, hindi maiwasang may ilan pa rin ang tila ayaw kay Howard na maging kanilang boss. Isa na nga dito si Henry Lewis na halos 7 taon nang nagseserbisyo sa loob ng kanilang klinik. Pero kilala din sa klinik nila bilang isa sa mga hindi kagalingan. May sabi-sabi din patungkol sa kanya na pineperahan niya ang karamihan sa kanyang mga pasyente at palihim na nagsasagawa ng illegal na operasyon sa sarili nitong tahanan. Sadyang wala pa lamang nakakahuli sa kanya sa akto, kaya ang lahat ng iyon ay nananatiling sabi-sabi pa lamang. Marami ring nagtataka kung bakit pumapasok ito araw-araw sa klinik sakay lamang ang luma nitong Chevrolet, kung malaki naman ang kinikita nito sa kanyang trabaho at wala namang ibang pinagkakagastusan gaya ng pamilya, anak o ano paman. Ang hindi nila alam ay likas kay Henry ang pagiging isang sugalero at doon nga nauubos ang kanyang pera. May mga pagkakataon din na kapag nawawalan ito ng pera ay nakakapangutang na ito sa ibang tao na hindi na rin niya nagagawang mabayaran pa. Dahilan para magkabaon-baon si Henry sa malaking pagkakautang at pwersahan na din siyang singilin ng mga ito. Iyan ang dahilan kaya gumagawa si Henry ng patago at illegal na operasyon sa kanyang tahanan para masapatan ang kanyang problema. Nagagawa din niyang makipag-ugnayan sa mga sindikato sa ilang masasamang gawain para mapunan lamang ang kanyang pagkakautang sa kanila. Pero hindi pa rin iyon sumasapat. Kaya isang gabi, habang nasa waiting room, ay pinasok si Henry ng 3 kalalakihan na malamang miyembro na isang sindikato na pinagkakautangan. Teka lang, babayaran ko naman kayo eh. Pakikiusap na sambit ni Henry. Di na kami makapaghintay pa. Kapag hindi mo binayaran ngayon ang utang mo sa amin, bukas padudoble na naman ang utang mo. Tugon naman sa kanya ng isa sa mga lalaki. Pero wala akong hawak na malaking pera ngayon para makabayad. Pero may kilala akong tao na kaya kayong mabayaran. Yung katrabaho ko na si Howard Brown, may malaking bahay siya sa Main Street. At ayon sa nadinig ko ay may plano pa siyang bumili ng bagong mamahaling sasakyan. Kaya alam kong malaki ang nakatago niyang pera sa kanila.
na tiyak kong makakabayad sa inyo ng higit pa. Matapos ang bitin ni Henry ang mga salitang iyon, ay nagkatinginan ang tatlong lalaki na tila nagka-interest bigla sa kanyang sinabi. Nasabik bigla ang tatlo sa malaking pera na maaari nilang makuha. Doon, tinakot naman nila si Henry na kung sakaling nagsisinungaling ito sa kanyang sinasabi, ay babalik sila agad para patayin ito. Matapos makuha ang address na kanilang kailangan, ay nag-alisa na ang tatlo. Sa kabilang banda naman, ay walang kaalam-alam si Howard sa masamang bagay na pwedeng mangyari sa kanya sa kamay ng tatlong kriminal na sanay na gumawa ng ilang krimen. Pagabi na noon kung saan ang Brown family ay masayang nagsasalo-salo ng kanilang hapunan bago sila maistorbo ng isang katok. Si Howard naman ang siya nang tumayo para pagbuksan ito. Dito, bumungad na nga kay Howard ang tatlong armadong mga lalaki. Agad na pinasok ng tatlo ang tahanan nila at doon na sila tinakot ng mga ito. Dalhin niyo ako sa safe ninyo at ilabas niyo ang lahat ng mga nakatago niyong alahas at pera. Gawin niyo lang ang mga pinag-uutos namin at wala ni isa man sa inyo ang masasaktan. Sigaw ng isang lalaki sa kanila sa malakas na tono. Halos mamutla si Howard sa takot, lalo na sa kanyang pamilya. Gayunpaman, ay pilit na tinapangan ni Howard ang kanyang sarili at pilit na sinuway ang nais ng tatlong lalaki. Doon, bigla ay hinampas siya sa ulo ng isa sa mga ito, sabay diretso nila sa living room ng mag-asawa. Hindi naman nila inaasahang makadinig ng isang nakakatakot na tunog na nagmumula sa isang malaki at muputing aso sa labas ng kwarto ni Kevin. Walang ano-ano ay mabilis na sinugod sila nito. Hindi na nagkaroon pa ng sapat na pagkakataon ang tatlo para maunahan ng aso dahil sa bilis ng pagtalo nito sa kanila. Matapos kagatin ni Buddy ang braso ng unang lalaking kanyang nadakma, ay mabilis niya itong napatumba. Matapos iyon ay nilapa naman niya ang binti at tuhod ng pangalawang lalaki. Ang isa naman ay nalakbo ng tumakas matapos nitong mabitawan ang hawak niyang baril. Pero agad na inatake pa rin ito ni Buddy bago pa man makalayo. Magkagayon pa man, gamit ang dalang kutsilyo ay nagawang saksakin ng isa sa kanila si Buddy habang abala ito sa isa nilang kasama. Halos magsisigaw sa sakit si Buddy pero nagpatuloy siya sa laban. Lalo na't malala na din ang tama ng tatlong iyon dahil sa kanyang pag-atake. Sa kabilang banda naman, habang nangyayari ang mga eksena na iyon, ay tumatawag na pala si Mrs. Brown ng mga otoridad. Doon nga ay dumating naman ang mga pulis ng tama sa oras para mahuli ang tatlong lalaki na malubhang sugatan na ng mga oras na iyon. Si Buddy naman ay nag-aagaw buhay na sa mga tama na nakuha niya mula sa mga lalaking iyon na nais man loob sa kanilang tahanan. May tama man sa ulo ay agad namang nakabangon din si Howard at pag-akyat nga nito ay hindi mapigilan ang mapaluha nang makita niyang nahihirapan ng sobra si Buddy. Tuloy-tuloy na nagdurugo ang mga sugat nito. Pero ganun paman, kagaya ng ginawa ni Buddy, ay hindi sumuko si Howard na magawan ito ng paraan para mailigtas siya. Pinigilan muna ni Howard ang pagdurugo ng mga sugat nito sa pag-apply ng mahigpit na panali o tourniquet sa binti nito kung saan nagkaroon ito ng mas malalim na sugat. Kaya kinarga na niya ito pasakay ng kanyang sasakyan at mabilis na nagmaneho papunta sa isang vet clinic. Doon isinagad niya ang bilis ng kanyang pagmamaneho para lang maisalba ang buhay ni Buddy. Doon agad na ipinasok ni Howard si Buddy sa vet clinic kung saan ito ay nasikaso agad ng veterinarian. At ilang sandali nga lamang ay nagsagawa na ang veterinarian kasama ang ilang assistant vet nito ng isang operasyon para kay Buddy. Habang natutulog naman si Buddy dahil sa itinurok sa kanya ay hindi ito iniwan ni Henry at nandun lamang siya na nakabantay hanggang sa matapos ang operasyon. At matapos ang halos 2 oras, ay matagumpay na nilang natapos ang operasyon. Sa police station naman, kung saan dinala ang tatlong lalaking ng loob kila Howard, ay wala na din silang nagawa pa kundi umamin sa mga pulis kung ano nga ba ang ginagawa nila sa bahay ni Howard at kung sino ang nagturo sa kanila ng address nito. Dito, nalaman ni Howard ang tunay na dahilan na si Henry pala ang may kasalanan ng lahat. Isinaad naman niya ito sa mga otoridad na hindi niya lubos akalain na makakaya iyong gawin ng isang taong matagal na niyang katrabaho.
at niminsan ay hindi niya napakitaan ng masama. Naging laman ng dyaryo, balita ang nangyari. At dahil doon ay naging kilala din ng aso na si Buddy dahil sa katapangan na ipinakita nito. May pagtanggol lamang ang kanyang pamilya. Hindi lamang nakilala si Buddy sa kanilang lugar, kundi gayon din sa ilang malalayong syudad kung saan naging bayani siya sa mata ng karamihan at naging guardian angel naman sa pamilya nila Howard. At labis nilang ipinagpapasalamat sa Diyos ang pagdating ni Buddy sa kanilang buhay.